Pilipinas at buong mundo. It's time for Family Feud! Magtatapat ang mga bida ng top-rating afternoon dramas. First up, ang Little Princess Family! Fierce naman ang Prima Donna's Family! Please welcome Family Feud's main man, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Welcome to Family Feud! Welcome, welcome Prima Donna's Family! Welcome Little Princess Family! Ang saya nito sa mga viewers natin ngayon. Okay, i-comment nyo sa social media kung sino ang bet nyong manalo. Dahil isa sa kanila ang mag-uuwi ng 200,000 pesos! At hindi lang yan. Ang kanilang favorite charity ay tatanggap din ng 20,000 pesos! Wow! Kaya itodo na natin ngayon na sa ating mga studio participants, pati pa nga nasa bahay dahil may chance kayong manalo sa ating Guest to Win promo ng 20,000 pesos in cash! Kaya ngayon, ready na ang ating dalawang teams. Let's go meet them! Little Princess Family. Okay, kayo muna. Brother, good to see you. Okay, so ngayon, ipakikilala mo ang iyong Little Princess Family. Ang teammates ko, ang award-winning Tris Malvar. Award-winning actress, and syempre, ang aming prinsesa, Jo Berry. Yes! Napakahusay. At syempre, ang mami ko, yes, napaka-sexy, napakaganda, Miss Janine Desiderio. All right. Okay, kilalani naman natin ang Prima Donna's Family. At ang kanilang team captain is Cheryl Cruz. Hello. Hello, welcome. Ding Dong. Thank you for having us here sa Family Feud. We are so happy to have you here. You are one of the newest members of the cast. And yung role mo ay isang galing Australia. Actually, yes. Hello, mate. Yeah. Good day. You know, may Australian accent. Ang galing. Pwede ba ipakilala mo ang iyong family members in an Australian accent? Hi, all. Here's Mr. James Blanco. Next is Miss Elijah. Elijah. And the last member of our family here is none other than Vince. 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 Welcome, Vince. Welcome. Okay. Thank you so much. Yan po ang Prima Donna's Family. Thank you, Ms. Cheryl. And good luck sa inyo. Simple lang po. Sobrang simple lang ng ating game. Base sa survey ng 100 Filipino ang mga sagot sa bawat tanong natin. Ang goal ng families natin ay mahulaan ang top answers ng ating mga kababayan. Now, the team with the highest points pagkatapos ng 4 na rounds ang pasok sa ating tinatawag na fast money. Sobrang excited ito. Kaya, alamin na natin kung ano ang sabi ng mga surveys. Teams, puesto! Puesto! Bro Jun and Miss Cheryl, are you ready? Let's play Family Feud! Oh, bago yan, isang kamay muna sa podium, tapos yan, isang kamay sa likod. Sa ayan, ganyan ha. Nag-survey kami ng 100 lalaki. And the top 8 answers are on the board. Kapag nasa kama, sa anong hayop mo pwedeng ikumpara ang iyong jowa? Rojun! Dog. Sabi ni Rojun, dog. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Bro, pass or play? Guys, ano? Play! Oh, siyempre naman, Michelle, babalik muna kayo dyan. Therese, game na to. Sabi ng 100 lalaki, kapag nasa kama, sa anong hayop mo pwedeng ikumpara ang iyong jowa? Sa tigre. Sa tigre? Sabi niya, tigre. Okay, tignan natin kung anong sabi ng survey.
Good answer. Jo, okay. Kapag nasa kama, sa anong hayop po pwede kumpara ang iyong jowa? Sa ahas. Sa ahas? Paano? Paano? Kasi paano? Ano, nakalingkis eh. Oo, oh, yung pala, klingi. Yes, sabi okay. Ni Joe Berry, ahas. Ang sabi ng survey ay... Nandyan, nandyan. Miss Janine, kapag nasa kama, sa anong hayop mo pwede kumpara ang iyong jowa? Gorilla. Gorilla. Yan, oh, yan, yan, yan. Ang sabi ng survey ay... Nandyan. Nandyan, apat pa. Kapag nasa kama, sa anong hayop mo pwede ikumpara ang iyong jowa? Pusa. Pusa. Ah. Sabi ni Rojun, pusa. Ano sabi ng survey? Second top answer. Therese, kapag nasa kama, sa anong hayop mo pwedeng ikumpara ang iyong jowa? Siguro kung may tigre, may lion. Tignan natin kung nandyan. Ano kaya ang sabi ng survey? Boom! Oh my God! I'm so sorry, guys! Jo, kapag nasa kama, sa anong hayop mo pwedeng ikumpara ang iyong jowa? Sa panda. Sabi ni Jo, ang sabi daw ng 100 lalaki, panda. Tignan natin kung yun din ang sabi ng survey! Stand by, prima donnas. May chance kayo mag-steal. No, we have Miss a Janine, chance. Miss Janine, dapat makuha mo to. Kapag nasa kama, sa anong hayop po pwede ikumpara ang iyong jowa? Kalabaw. Kalabaw. Pumasok po ang kalabaw. Ang sabi ni Miss Janine, tignan natin kung ano sabi na survey. Alright. This is your chance. Vince, ano tingin mo? Feeling ko, kabayo eh. Kabayo, kabayo. Kabayo. Elijah. Pwede, pwede. Bunny po. Bunny. Okay, bunny. Kabayo, bunny. Parin James. Ako, kabayo rin ako eh. Kabayo rin, kabayo oh. Rin. Okay, Miss Cheryl, bilang ikaw ang team captain ng iyong family. Let's go, Miss Cheryl. Go, go, go. Kabayo. 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 Pwede. Kabayo. Pwede, pwede. Tatlong nagsabi pwede ng kabayo. Bakit kaya? Tignan natin ang sabi nila, kabayo. To win the round, let's see. Ang sabi ng survey! Tignan natin, ano nga bang hindi na wala? Number 8, please. Elepante. Number 5? Baboy. Baboy, grabe yung baboy. Grabe show. Number 3? Rabbit! Sinagot mo yung rabbit eh. Marami pang pagkakataon. Tapos na po ang round 1. Ganong kabilis, ganong kasimple, pero sobrang saya. Wala pa rin points ang Prima Donna's family. Okay lang yan. At leading naman ang Little Princess family with 73 points. May chance kang manalo ng 20,000 pesos kung huhulaan mo ang top answer sa tanong na ito. Nag-survey kami ng 100 tao. Kung mag-isa ka lang sa kwarto, anong madalas mo ginagawa? A. Nagse-cellphone? B. Natutulog? Ipadala ang inyong sagot sa Guess to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. At ngayon, kasama pa rin natin ang Little Princess family. At ang Prima Donna's family. Huwag na natin patagalin pa. Therese and James, tara, let's play Family Feud! Ngayon, isang kamay sa podium, isang kamay sa likod. And here we go. Good luck. Nag-survey kami ng 100 tao and the top 6 answers are on the board. Ano ang tinitimbang kapag binibili? James! Manok. Manok. Sabi ni James, manok. Ang sabi ng survey ay... Okay, Therese, may pagkakataon ka pa. Okay? Ano ang tinitimbang kapag binibili? Gulay. Gulay. Number sorry. One answer ba ang gulay? Anong sabi ng survey? Sorry, hindi. James, go back to your family. But before that, tatanungin kita, pass or play? Play. Play, siyempre. Okay. Good luck, Prima Donna's family. Therese,
Elijah, ano ang tinitimbang kapag binibili? Okay. Baboy. Baboy. Ang sabi ni Elijah, pwede, baboy. Pwede, pwede, baboy! Ang sabi ng survey ay... Taho! Oh, kasi karne. Doon na siguro sa karne. Oh. Vince, ikaw naman, ano sa tingin mong tinitimbang kapag binibili? Isda. Isda. Sabi ni Vince, isda. So tignan natin kung yun ang sasabihin ng survey! It's there. It's there. Cheryl, ano ang tinitimbang kapag binibili? Kanin? Kanin. Pwede! Luto o hindi? Pwede! Yung hindi pa luto. Hindi pa luto. Okay. So, sabi ni Cheryl, bigas. Kanin. Ang sabi ng survey ay... Yeah! One answer. Top answer. Dalawa na lang. James, ano ang tinitimbang kapag binibili? Cotton? Cotton. Bulak? Bulak. Wow, marami-raming cotton yon. So, sabi ni James, cotton. Ang sabi ng survey ay... Elijah, kailangan makumbo. Hindi siya pinipressure kita, ha? Pero pinipressure kita. O sige, ano ang tinitimbang kapag binibili? Mga papel po sa mga junk shop. So, sabi ni Elijah, papel. Tingnan natin, ang sabi ng survey ay... Ano sa tingin mo, Miss Janine? Ano ang tinitimbang kapag binibili? Jewelry. Jewelry? Joe? Tanso. Tanso. Yeah. Jewelry, tanso, Therese. Flower. Flower. Oh, flower. Rojun, bilang ikaw ang team captain, pwede kang pumili sa mga sinagot nila o pwede may sarili kang sagot ngayon. Ano sa tingin mo ang tinitimbang kapag binibili? Jewelry. Okay, jewelry. Yeah. Mukhang nagkakasundo sila dyan. Sabi nila, jewelry. Hello! Hello! You got it. Ano ba hindi natin nakuha? Let's see. Ano sabi ng number 5? Paco. Okay, after 2 rounds, ang Little Princess family has 152 points. Kaya po makahabol ng Prima Donna's family dahil sa ngayon, meron pa kayong wala pa. 0 points. May chance kang manalo ng 20,000 pesos kung huhulaan mo ang top answer sa tanong na ito. Nag-survey kami ng 100 Filipino. Magbigay ng isang team sa NBA. A. Golden State Warriors. B. Los Angeles Lakers. Ipadala ang inyong sagot sa Guess to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. You're still watching Family Feud kasama ang Kapuso Afternoon Primetime Bidas. Napakatindi po ng labanan ngayong hapon dahil hahabol ang Prima Donna's family sa Little Princess family. And this time, it's gonna be Joe and Elijah. Tara, let's play Family Feud! Okay, Joe, Elijah. Hi, po. Hello, hello. Isang kamay sa likod at isang kamay sa mesa. Ito na. Ang susunod na tanong ay double points. Okay, so ibig sabihin, pwedeng-pwede pa kayong humabol. Nag-survey kami ng 100 tao and the top 6 answers are on the board. Kung hindi nag-artista, ano ang bagay na trabaho ni Ding Dong Dantes? Joe! Teacher. Teacher? Wow! Iba ko naisip maging teacher, ha? Tignan natin. Pero sabi ni Joe na yun daw ang sabi ng mga sinurvey natin. Tignan natin kung ano ang sabi ng survey. Ay! Elijah, pwede ka pa. Kung hindi nag-artista, pero sabihin ako, kung hindi nag-artista, ano ang bagay na trabaho ni Ding Dong Dantes? Business owner. Business owner. Business owner daw. O, tignan natin, sabi ni Elijah, business owner, ang sabi ng survey ay... Sama, number 4. Pass or play, Elijah? Play!
Play, siyempre. Balikan na sa iyong pamilya. Vince, kung hindi nag-artista, ano ang bagay na trabaho ni Ding Dong Dantes? Photographer. Ang sabi ni Vince, photographer. Photographer. Pero ano kaya sabi ng survey? Miss Cheryl? I feel Vince, so bad. Pwede. Okay. Professional dancer. Professional dancer. Okay. Professional dancer. Naniniwala ako dyan. Pero naniniwala ba ang survey? Tignan natin kung ano ang sabi ng survey. Huwag niyo ako pinipili. Karin James, kung di ako nag-artista, ano ba yung bagay na trabaho ko? Ganun na lang yung tanong. Director? Pwede. Director. Pwede. Ang sabi ni James, director. Ang sabi ng survey ay... Kaya ko mga to. Stand by, little princess family. Oh my. Ellie, kaya mo yan. Kung hindi nag-artista, ano ang bagay na trabaho? Hindi yung Dantes. Kaya mo yan, Ellie. Wait lang po, napapressure ako. chef? Ay, pasok! Pumasok, sabay. Sabi ni Elijah, chef. Ano kaya ang sabi ng survey? Miss Janine, ano sa iyong palagay? Feeling ko, kung di ka nag-artista, ikaw ay isang masahista. Masahista? Magaling ako dyan. Kaya ko yan. Kaya ko yan. So? Model. Model po. Yeah. Model. 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 Yeah. Model. Therese? Sundalo. 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 Oh. Brother Rojun, nasa iyong mga kamay ang kapalaran ng iyong pamilya. You can do it. Sa akin kasi lahat bagay sa'yo, Kuya Dong. Pero ako ha, guys, ang sagot ko, doctor. Ang sabi nila, doctor. Ang sabi ng survey ay... Ano kaya ito, mga hindi nahulaan na to? Number 5, please. Politiko. Number 3. Pilot. Number 2. Manager. Ano kaya top answer nito? Na-intriga ako. Model! Oh! So far, ang Prima Donna's family ay may 26 points. Pero lamang pa rin ang Little Princess family. May chance kang manalo ng 20,000 pesos kung huhulaan mo ang top answer. Sa tanong na ito, nag-survey kami ng 100 tao. Kapag magkakasama, ano ang madalas na ginagawa ng mga lalaki? A. Ng bababae. B. Umiinom. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Welcome back po sa Family Feud. Kahit nasa bahay ka lang at nakatutok para makisaya, pwedeng-pwede kang manalo at magkapera. Kaya for more updates, i-follow po ang Family Feud social media accounts. Dito po sa Family Feud, 200,000 pesos ang pinaglalabanan ng Little Princess family at ng Prima Donna's family. At ang gitgitan, talaga sobrang nakaka-excite. At eto na ang ating last head-to-head battle with Miss Janine and Vince. Let's play Family Feud! Good luck sa inyo. Muling paalala, isang kamay sa podium, isang kamay sa likod. Paalala lang po, sa round na ito, triple na o times 3 ang value ng bawat tamang sagot. Kaya galingan po ninyo. Nag-survey kami ng 100 tao. The top 4 answers are on the board. Magbigay ng dahilan kung bakit ginagabi si Mister. Miss Janine! Overtime. Overtime. Sabi ni Miss Janine, overtime. Ang sabi ng survey ay...
Boom! Pass or play. Miss Janine, pass or play? Play! We're gonna play. Vince, balik ka muna. Rojun, magbigay ng dahilan kung bakit ginagabi si Mister. Umiinom kasama ang barkada. Yes! Yes! Umiinom kasama ang barkada. Pwede? Tingin nyo? Tingnan natin kung pwede. Yun din ang sabi ng survey. Wow! Therese, magbigay ng dahilan kung bakit ginagabi si Mister. Traffic. Good answer. Sabi mo traffic, ang sabi ng survey ay... Parang talagang perfectin nyo to, ha? Magkaliwanagan. Isa na lang. Pag makuha nyo to, kayo na ang mananalo. Oh my God! Joe, magbigay ng dahilan kung bakit ginagabi si Mister. Pumupunta sa cheeks niya. Sabi ni Joe ng bababae, pero ang sabi ng survey ay... Nakuha po nila ang lahat. Parang perfect score. Congrats din sa inyo, Prima Donas. Congratulations. I hope you had fun. Dahil sobrang nag-enjoy kami sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil meron kayong iuuwi na 50,000 pesos. And of course, Little Princess Family, you have won 100,000 pesos. Pero... alam nyo, hindi pa yan yun. Pwede pang madoble yan sa ating Fast Money Round. At dito sa ating Fast Money, dalawa sa inyo ang maglalaro. Sino sa inyo ang maglalaro sa ating Fast Money? Sino ang gusto nyo? Let's go, Joe! Ang dalawang Team Royalty. Yes. Rojun and Joe. Ang magka-love team. Okay. Go, Team Jaxes! Rojun and Joe. Jaxes. Team Jaxes! Mauwi kaya nila ang 200,000 pesos grand prize. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Family Feud! Kanina, tinalo ng Little Princess Family ang Prima Donas Family. Ngayon, may chance silang mag-uwi ng total amount na 200,000 pesos. Si Joe ay nasa backstage. Malayo siya sa atin para hindi niya marinig ang sagot ni Rojun. Rojun, are you ready? Yes, good, I'm ready. Let's go play Fast Money. Let's go, Kuya Rojun! Kamusta? Handa ka na bang maglaro ng Fast Money? Handa na. Okay. Magbibigay ako sa iyo ng 5 katanungan. At kailangan mo itong masagot sa loob ng 20 seconds. Kapag hindi mo alam ang sagot o ayaw mong sagutin for some reason, pwede ka mag-pass. At kapag may oras pa, pwede nating balikan ulit yun. Ngayon, magsisimula lang ang timer pagkatapos ng unang question na itatanong ko sa iyo. 20 seconds on the clock, please. Good luck, bro. Bukod sa kabit, magbigay ng salitang tumutukoy sa ibang babae ni Mister. Chicks, magbigay ng cute na cartoon character. Bugs Bunny, kulay na wala sa kantang bahay kubo. Orange, gamit sa bahay na lagi nasisira. TV, game na nilalaro sa labas ng bahay nung bata ka pa. Family computer. Sorry! Nalito ako! May kuryente sa labas ng bahay. Sa labas kami sa araw. Tignan natin kung sinlupit ng aktingan ni Rojun ang kanyang pagsasagot sa Fast Money. Number one question, bukod sa kabit, magbigay ng salitang tumutukoy sa ibang babae ni Mister. Ang sabi mo, chicks! Sabi ng survey ay, magbigay ng cute na cartoon character. Ang sabi ni Rojun, Bugs Bunny. Ang sabi ng survey, 20. Good enough. Good enough. Gulay na wala sa kamtang bahay kubo. Ang sabi ni Rojun, orange. Wow. Sige, tignan natin. Yan ang sabi mo. Pero ano kaya sabi ng survey?
Siyempre, wala. Gamit sa bahay na laging nasisira, ang sabi ni Rojun, TV! Ang sabi ng survey ay... 22. Not bad at all. Ito. Game na nilalaro sa labas ng bahay nung... Ang sabi mo, Family Computer! Ang sabi ng survey ay... 0. 42 points. Okay. Not bad, not bad, not bad. Pwede ka nang bumalik sa iyong family, Rojun. Nakakuha ka ng 42 points. Right now, welcome back, Miss Joberry. Thank you, po. Okay. Ito na yun. Ano po ako? Okay. Dito pa tayo ng konti. 200 points ang kailangan ng inyong family para makuha nyo ito. Sa tingin mo, ilan kaya nakuha nyo? 100. Sana! Pero ang nakuha ni Rojun ay 42 points. 42? Yes. Magbibigay ako ng 5 tanong na kailangan mong sagutin within 25 seconds. Binigyan ko siya ng 20 seconds pero may plus 5 ako para sa'yo. Kasi syempre, ikaw yung pangalawa. Pag marinig mo ito, ibig sabihin, nasagot na niya yun. Kailangan mo ako bigyan ng ibang sagot. Iba, papo. Yung first answer mo, ayun na rin ang iyong last answer. Kapag hindi mo alam o gusto mong... O ayaw mo na sagutin yung tanong po, pwede ka mag-pass. At babalikan natin yan kapag may oras pa. Okay. Alright? Good luck. Sa mga viewers natin sa bahay, makikita nyo po ang sagot ni Rojun, pero hindi po namin makikita rito. Sa screen nyo lang makikita. Jo, are you ready? Yes po. Give me 25 seconds on the clock, please. Good luck. Bukod sa kabit, magbigay ng salitang tumutukoy sa ibang babae ni Mister. Kirita. Sorry. Magbigay ng cute na cartoon character. Si Hello Kitty. Gulay na wala sa kantang Bahay Kubo. Pass. Gamit sa bahay na lagi nasisira. Map. Game na nilalaro sa labas ng bahay noong bata ka pa. Tumbang preso. Gulay na wala sa Bahay Kubo. Cucumber. Joberry, tignan natin kung enough ang makukuha mong points to win. Nakita mo yung mga sagot ni Rojun. Bukod sa kabit, magbigay ng salitang tumutukoy sa ibang babae ni Mister. Ang sabi mo, Kerida. Ang sabi na survey, wow. Guess what? Yan ang top answer. Pinag-usapan natin yan. Magbigay ng cute na cartoon character, ang sabi mo, Hello Kitty. Ang sabi ng survey, 22. 102. 98 points na lang ang kailangan nyo. Top answer dyan ay Mickey Mouse. Mickey Mouse. Gulay na wala sa kantang Bahay Kubo. Binalikan mo to. Eksaktong-eksakto sa buzzer, ang sabi mo ay cucumber. Ang sabi na survey, 19. Ang top answer dito ay Ampalaya. Ampalaya. Okay. Dalawa na lang. 121 points. Number 4, gamit sa bahay na lagi nasisira, ang sabi mo, Mop. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer dito, electric fan. And for number 5, game na nilalaro sa labas ng bahay noong bata ka pa, ang sabi mo, tumbang preso. Kakayanin kaya ng sagot na tumbang preso ang 200 points. Yan ang sabi ni Joberry. Pero ano ang sabi ng survey? 26 points. Patintero ang ating top answer. Patintero. Or you've got 147 points. Congratulations, Little Princess family. Hindi bali, mag-uuwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Tara, dito tayo. At gaya ng sabi ko kanina, ang inyong chosen charity ay tatanggap ng 20,000 pesos. Rojun, anong charity bang napili ninyo? Boss. Boss. We
we're sharing our blessings with Paws. Yes. Paws. Cats and dogs. There you go. Ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!